Isang mapayapang araw sa ating lahat. Good morning, friends! Good morning, Philippines! Welcome dito sa Realty Philippines TV. Ngayon po ay narito tayo sa isa na namang napakagandang lupa na malapit po sa Ilog, mga kapalmlat, naka-frontage mismo sa Ilog at malapit po sa highway. Yan. Ito po yung kalsada sa likod ko po, mga kapalmlat. Ikot ka lang po yung camera. Yan. Ito po yung kalsada at papasok na po tayo sa area. Ito po yung entrance ng lupa, mga kababayan. Ito po yung kalsada papunta po sa mga community dyan. At ang lupa po ay madadaanan mismo, mga kapalmlat, nasa mga 150 meters lang po mula doon sa kalsada or doon sa highway kanina papunta dyan sa lupa. Okay, ngayon po ay malapit na tayo, mga kababayan. Ngayon ay narito na tayo sa umpisa po ng lupa. Mula po dito sa mga bulaklak na ito hanggang doon po sa dulo, mga kapalmlat, ay lalakarin natin. At ang una po natin madadatnan ay yung Ilog, mga kapalmlat, atin din pong puntahan. Ito po yung pinakadaanan po ng sasakyan natin kung atin pong i-develop yung area na ito, okay? Ideal po ito gawing resort, camping site, rest house natin. Pwede ho lagyan ng ating adventure camp. Pwede rin po panatilihing farm ng mga prutas, mga kapalmlat. Ang kasangkuyan nakikita po natin dito, mga kababayan, ay lansones, rambutan, langka. May nakita tayong papaya, mangga. May nakita po tayong kakao at kasoy, mga kapalmlat. At ang area na ito ay malapit lang po sa Mount Banahaw, mga kababayan. Yan. Ito po yung Ilog na pwede ho lagyan natin ng resort dito. Ang adbintahe po, pag tayo ho ay naka-frontage mismo sa Ilog, mga kapalmlat, ay tayo ho yung unang makikinabang po ng tubig, okay? Lagyan lang po natin dito sa gilid ng cottage, mga kapalmlat. At ang gawin po natin dito ay linisin, pagandahin, at ang ganda po ng tubig, mga kababayan. Panay po ulan dito sa area na ito, pero malinis po yung Ilog, mga kapalmlat. Dito po tayo maglagay sa gilid po ng mga cottage natin at atin pong iparenta sa mga gusto ho mag-swimming dito, mga kapalmlat. Okay? Ang ganda ng area, malinis, malakas, at akyat na po tayo, mga kapalmlat, para po ikutin natin at tingnan natin yung mga iba't ibang pananim. Okay? Para po makita nyo yung mga nabanggit nating prutas, mga kapalmlat, at may nakita tayong guyabano. Ang kaganahan pang isa po ay flatland siya at hindi po siya bangin, mga kapalmlat. Dito lang po sa gilid ng Ilog yung medyo bangin na pwede ho natin lagyan ng ating mga cottage. Okay? Ang gandaan pang isa, mga kapalmlat, although nakaprantid sa Ilog, ay nasa 6 meters yung kanyang elevation from river. Okay? Kaya po hindi po abutin yung area na ito kahit po tumaas yung tubig baha, mga kapalmlat. At may nakita po tayong papaya, mga saging, mga kababayan. At ang lupa po ay mataba. Okay? May mga maliliit na niyog. At punta tayo hanggang doon po sa dulo, mga kapalmlat. May mga kamuting kahoy, may mga gulay pong tinatanim dito. Ayun po, ang total lot area nitong lupa, mga kapalmlat, ay 1.5 hectare titulado. At ang kanyang location po ay Nagcarlan, Laguna. Yan. At ang daan pang isa, nasa mga 1 kilometer lang po ang kanyang distansya mula po sa Nagcarlan Public Market. Okay? Ang lapit lang po nito sa Nagcarlan Town Proper, mga kapalmlat. At ang isa pang kagandahan, malapit lang po ito sa Mount Banahaw. Dahil po sa bundok na yan, nakikinabang po yung maraming bayan po dito dahil panay ulan po dito, mga kapalmlat. Hindi po dito nakakaroon po ng matinding init dahil po sa bundok na yan na pinagmumulan ng maraming tubig, mga kapalmlat. Dyan po nanggagaling yung mga irrigation, maraming falls po dito. Maraming mga resort po dito sa lugar na ito. Hindi lang po dito sa Nagcarlan, kundi yung mga bayan pong nakapalibot sa Mount Banahaw. Okay? Ngayon po, ano-ano mga prutas yung pwede itanim dito, mga kapalmlat? Maliban po sa nabanggit ko, lahat po ng prutas na nabubuhay sa Pilipinas, palagay ko pwede mabuhay dito, mga kababayan, dahil po maganda yung timpla na panahon, hindi masyadong mainit, hindi naman po masyadong malamig, mga kapalmlat. At ang isang pangandahan ay hindi po mahangin yung area na ito, okay? Wala hong windstorm dahil po nakakuber yung malaking bundok na Mount Banahaw. Yan, maraming prutas tayong nakikita, mga kapalmlat. Ang pinakamarami sa lahat ay lansones. Dyan po. At rambutan, nandyan po yung mga saging, niyog na maliliit. At mayroon pong mga road crabs. Gaya po ng gabi, may nakikita tayong kamuting kahoy, mga kapalmlat. Ang gagawin natin dito ay linisin at dagdagan, pagandahin, at pwede po natin lagyan ng resort doon sa gilid, mga kapalmlat. Doble po kita, may resort, mayroong pong mga prutas tayong mapapakinabangan, mga kapalmlat.
Okay? Ngayon po, panawagan sa lahat po ng mga prospect buyers. Dahil po nag-upisa tayo sa lugar na ito, asahan po nyo. Marami po tayong mga lote dito dahil mayroon na tayong partner na agent dito sa lugar na ito, mga farm lot. At pangako po namin, bawat lugar namin napuntahan ay mayroon po tayong mga at least 20 na lote na pwede po ipapakita kahit wala ho sa ating YouTube channel. Yan po. Yan po, dahil marami namang prutas, may guyabano palang maraming ding nakikita tayo dito at kamyas. Yan po. Ang daming kamyas, mga kapamlat. Kaya ho, ang ganda nito, gawing pampaasim, natural, walang kemikal. At ito po, ang kagandahan sa bukid, mga kapamlat, dahil pinipitas po, hindi binibili yung ating gagamiting pampaasim. At ito'y nagsisilbing natural preservative, mga kapamlat. Pag nilagyan ho ninyo ng kamyas yung inyong mga isda, mga kababayan, ay tumatagal ng ilang araw kung hindi agad nyo maubos yung inyong mga niluto, mga kapamlat. Okay? At bago tayo magsara, binabati ko po yung mga bagong partner ng Realty Philippines TV dyan sa iba't ibang lugar dyan sa Quezon Province, dyan po sa Unisan, Catanawan, dyan po sa Agdangan, Quezon, at dito po sa Santa Maria, Laguna, sa Tanay, sa Baras, dyan po sa Louisiana, sa Liliw, Laguna. Yan po. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at kayo po, yung mga bagong partner ng Realty Philippines TV, para po matulungan yung mga kababayan nating Pilipino na makaroon po ng lupa at makaroon po ng disinting tahanan. Yan po, at panawagan po natin sa mga prospect buyers na kayo ho ay i-guide o ituturo ng mga agent po na nakakonect dito pa kayo ho ay may gustong lupa, mga kapalmlat. Okay? At kung may agent po na nagturo ng lupa, mga kapalmlat, ay doon po kayo dumaan para po matulungan nyo sila. Huwag ho tayong maging alam nyo yung aking tinutukoy ko yung mga kapalmlat. At thank you po sa lahat ng mga gumawa niyan, mga kababayan. Bumili ng lupa dito sa Pilipinas, nagpunta ng Amerika, masarap yung buhay dyan, kaya tumagal. At nung nag-mature na po yung lupa, mga agent po, nakita yung lupa na binibinta, matagal nilang tinrabaho, matagal nilang nisikaso, ilang busy sila nag-tripping, mga kapalmlat. At ang nangyari ho, nagkaroon po ng buyer after po na i-vlog ng Realty Philippines TV, and then ang nangyari ho, tinripping nila yung isang taga-Aklan po, mga kapalmlat, ha? Ang nangyari po ay nagsabwatan sila ng taga-Amerika. Yan. At ang masaklap pa dyan, yung Realty Philippines TV po ay nadadamay dahil tayo ho ay nagpapalabas lamang sa channel para po magkaroon po ng mga buyers at matulungan din yung mga agent. Pero nailagay po sa alanganin minsan yung ating kaligtasan, mga kapamlat. Paalala po sa mga buyer, pwede ho kayo dumirekta sa mga may-ari, pero huwag nyo hong kalimutan yung mga spotter or mga agent para hindi naman po sila kawawa at hindi po mapagbintangan mismo yung Realty Philippines TV. Dahil hindi naman po tayo nakipag-negotiation, ang atin pong trabaho ay ipapalabas po ang mga lupa dito, mga kapamlat, at kayo ho ay makita-kita sa, kayo sa channel na ito. Okay po, thank you po at marami po salamat sa inyong pagtitiwala. At muli, ako po ang inyong pinakamaliit na kapatid, kapamlat, sa Himpapawid, Rosindo Saminyan. Ito ang Realty Philippines TV, Nagkalan, Laguna. Mabuhay po tayong lahat.